So paano yan? Gagawa tayo ng ano, pasilip sa Metro Mercado dito sa Bangkirohan, no? Eh, dadaan lang din naman tayo. I-on na natin yung ating camera, no? So tingnan natin kung anong mahahagip natin, anong ating makikita. So bukas na tayo dyan sa bandang lugar na yan, no? Maraming mga prutas din dyan, eh. So dito muna tayo sa Metro Mercado. So dito sa tola yun, may mga natin dito dati, marami dati, pero ngayon wala na. Hindi na ganun kadami. Wala na, oh. Ito na lang, maganda na lang. Pero dati talaga nga ako, ay, sarado na. Dahil po dito dati, ah. Sinaradohan na pala. Okay. Yan, oh, may mga nagtatanong sa mga dilawan, no, I mean dilaw, mga dilaw man. Yung mga dilaw man, sila yung mga kinakatakutan ng mga motorista rito sa Davao dahil sila yung nanguhuli, no, ng mga traffic violations. So, yun na nga, speaking of mga tanong-tanong, so dito sa Davao talaga, kilala ang Davao City na yung mga enforcers ay talagang masisipag silang tumulong sa mga nawawala, sa mga nagtatanong kung saan papunta, saan yung lugar na ganito at ganyan, no? Pero sa aking experience, hindi lang naman Davao, eh, no? Di kasaman talaga sa mga Pilipino na pag may nagtatanong sa iyo, eh, talagang tuturoan ka kung saan. Ibibigay talaga sa iyo ang tamang detalye. So, hindi lang Davao, guys, no? So, huwag tayong masyadong tawag na ito. Masyadong OA, no, na only in Davao na pag nagtatanong ka is talagang ituturo ka sa isang lugar. Oh, so ibang kumbaga halos lahat naman ng lugar sa Pilipinas ganoon naman, no. Maliban na lang doon sa parte ng sabi natin northern part of the Philippines. So minsan kung napuntahan yun doon, tapos Bisaya at nagtatagalog ako with a Bisaya accent. Tapos yun, parang hindi sila namamansin. So yun, parang nahihirapan ako doon na ano, magtanong-tanong, kasi yun ang ugali ko yun, eh. Ibig kasi sa isang ano, pag isa kang gala nga, no. So syempre wala kang aasahan kundi ang ano, ang mga tao na kabaitan. Syempre, di ba, lagi magtitiwala, tatanong ka na magtatanong kung saan papunta dito, papunta doon, kung saan yung lugar matatagpuan yung hinahanap mong ganun. So yun, sa bandang norte, so hindi ko lang siya i-specific kung saan banda, basta somewhere in Central Luzon. Central Luzon, tama, NCR. So Central Luzon, unahan pa sa may Bulacan, Bulacan province. So minsan ako nagtanong doon, so ang gamit ko ay syempre Tagalog, no, yung official language natin sa Pilipinas with a Bisaya accent. So parang yun, di ako pinapansin. Parang sabi ko, nagtatagalog naman ako, malino naman, Tagalog na Tagalog din naman talaga, kahit pa Bisaya accent yun, maiintindihan pa rin naman. Pero wala, di ako pinapansin. Tapos iba sila magsalita, parang galit na ewan, na parang ayaw ng disturbo na ganun. So samantala to sa Davao, party, papansin ko talaga sa mga Davaoino, kahit hirap sila magtagalog, kahit hirap silang magsalita sa lingwaheng hindi sila sanay, pero talagang pinagsisikapan nila, no, ginagawa nila yung kanilang makakaya na makapag makikipag-usap ganun. So yun, in general, magaling ang mga Pilipino when it comes to yun nga, strangers, tumutulong sa mga nawawala, mga naghahanap ng mga lugar na hindi taga dyan. So matulik ka sa'yo matulungin. So hindi lang Davao, ha. So ito na yung Metro Mercado. So dadaanan ko dito yung aking kaibigan dati, na kapag ako'y namimili ng gulay ay binibigyan niya ako ng dahon ng mga pechay. Sayang, ang daming tugtog. Sayang yung video. Kailangan natin i-cut. Copyright kasi siya, no, mga lords. Kung hindi ko siya i-cut yung video, makaka-copyright tayo dahil yung background ng tugtog na nadidinig natin sa ating ano, audio. Yun.
Hindi pwede yung bawal yun. So ito yun, palengke. O nga pala, no, shout out sa mga taga Surigao del Sur. Yung kapatid ko pala na nakapagpangasawa ng mga ng taga Surigao. So dito sila sumasakay ng wing van. Wing van ba yun? O basta, yung mga ganyan, no? Dito sila sumasakay ng mga wing van papuntang Surigao. Hindi sila nagbabas. Kasi wing van mas ba, ano, mas affordable, mas mura. Mas cheap yung pamasahe. So para makatipid sila. So hindi sila sumasakay ng bus, nagwi-wing van sila. Kasama nila yung ano, mga gulay. Kasi mga taga Surigao pala, taga Tandag City, Surigao, dito sila namimili ng gulay sa Bangkiruhan, Davao City, no? Ang layo. Kaya pala pag napunta ko dun sa, ano, sa lugar na yan, ano, triple halos ang presyohan ng ano, mga gulay. Kasi yun pala, galing pala rito. So syempre, gumagasa sila ng krodo. Layo nun ha, 8 hours. Ay sorry, 7 hours to 8 hours ang biyahe bago makarating sa kanilang lugar sa Surigao mula rito. Kaya pagdating doon, ang mahal ng mga gulay. Isda, mura lang sa Surigao. Sarap, presko. Pasok ulit tayo. May tugtugan nga, kaliwat kanan. Palakasan ng ano, volume ng kanilang mga radyo. Yun, putol-putol yung ano, video natin dahil nga doon sa iniiwasan natin yung copyright music. Mulengke. Yan, ang kalat na tinutukoy nila, oh. Tapos basurahan. Pero ano yan, tampakan yata ng basura, basura yan dyan, you know? Kung magtatapos sila ng basura, doon nila ilalagay yung ano, masako-sakong basura. Tapos kukunin ng garbage truck. Yun, Metro Bank. So dito na tayo, sasakay ng papuntang ano ba meron dito? Buhangin. Sige, buhangin tayo. So siyempre, dadaan tayo ng ito na yung kahabaan ng Magallanes Street. Magallanes all the way to City Hall. Okay? Pwede na rin siguro dito. Ah, baka dito yung ano, loading and unloading station. Magallanes Avenue. Dadaan tayo ngayon ng Grand Mensing Hotel. Yun. Eh baka kasi ano eh, no? Baka pag ha? Oh, baka masira ko yung ano, oh, pag seat belt. Para sa man eh. Isim. Isim lang lang. Hindi isim kulan. Ay, isim kulan. Ah, so ibig sabihin hanggang ano lang to, Albintras. Albintras lang. Ah, sige, Albintras lang. Hindi yung muli na. Ah, sige. Ah, uyang goreng Tabreya. Uyang goreng. Ah, sige. Pwede sa mga ka? Ay, di, ano ko. Sa Magsaysay Avenue yata. Ah, okay. Sige. Ah, sige. Paras lang naman, di ba, magkano? Kailaman? Tete. Jis. Ah. Yan, RNC. Uy, wala na palang RNC. Ito yung Grand Mensing Hotel. Ayan, Grand Mensing. Paboritong ano yan eh, digong, no? Oo.
paboritong hotel ni Digong yan. Ni Digonggong. Tapos dito naman tayo dadaan para tatawid tayo ng ilog papuntang SIR. Diyan. Yun o. Oh, yung abangka dyan. 2 pesos pamasahe. Grand Minsing Hotel. Favorite na hotel ni President Duterte. Oh, ito yung wireless. Yung ano. Dito yung pinakaunang underground cable or underground cabling. So, this with Tonea, PhilHealth and BIR, Bolton Street Extension. Ito yung sangguniang panglungsod ng Davao City, Osminia Park. Condominium. Daming condominium ditong mga itinatayo. Pulasas Barbecue. The oldest barbecue in town. Kapag iwanan.